Yo, what's up mga sir? Welcome back sa ating mga false break balita. Mangandang umaga ho sa ating lahat. Harrison Barnes ng Sacramento Kings gumawa ng kasaysayan kung saan siya nga ang unang manalaro na siyang tumala ng 35 plus points na walang turnovers at walang mga personal fouls sa pagbubukas ng NBA season. Dahil ang unang mga turnovers na siyang naitala officially ay noon pang 1977-78 NBA season. Nagkaroon ng magandang performance itong si Harrison Barnes laban sa Portland Trail Blazers kahapon, kung saan siya ay tumala ng 36 points, 9 rebounds at nakapasok ng 8 3-pointers out of 11. At yung kanyang field goal percentage ay nasa 53%. Para sa akin mga sir, hindi na ako bago dito dahil magagawa naman talaga ni Harrison Barnes ang mga ganitong numero. Dahil doon pa lang sa Golden State Warriors at sa Dallas Mavericks ay nagkakaroon nga din siya ng ganyang numero. At kaya para sa akin lang ay malaking pagkakamali talaga ng Dallas Mavericks na kanilang pinakawalan itong si Harrison Barnes. Samantala sa ibang balita, Ben Simmons nagpapalusot. Noong mga nakarang araw ay lumabas yung balitang bukas si Ben Simmons na maglaro para sa Friday's home opener ng 76ers. Pero sa ngayon ay tila siya ay nagpapalusot dahil ito ay nanggaling mismo sa kanya na siya ay hindi pa handa mentally at masakit raw yung kanyang likod. At kaya sa ngayon, kasunod ng kanyang suspension ay out indefinitely muna itong si Ben Simmons at walang timetable kung kailan nga siya makakabalik. Para sa akin mga sir, ay ganito lang talaga yung mangyayari kay Ben Simmons at sa 76ers. Siya ay magpapalusot na mayroon siyang injury, hindi nga siya makakapaglaro, hindi pa siya ready. Dahil yung nga, uulitin ko, ano pa ba ang maaasahan mo sa isang taong pinipilit? At kung sa practice nga, hindi na nga siya nagpa-participate, eh ano pa kaya sa mismong laro na? At kaya ang aking suggestion ay huwag nyo nang palaruin si Ben Simmons. At katulad nga ng ginawa noon ng Cavaliers kay Drummond ay hindi na nga siya pinaglaro at hanggang siya ay na-buyout na. Dahil sigurado ako na magpapalusot lang talaga palagi itong si Ben Simmons. Klay Thompson, medyo masama ang loob dahil yung nga hindi siya naisali sa top 75 all time para sa anibersaryo ng NBA. Para sa akin mga sir, opinion ko lang, deserve naman talaga ni Klay na maisama sa top 75 all time. Dahil kung tutusin ay hindi matatawaran yung kanyang ginawa sa Golden State Warriors dahil siya ay nagkaroon nga din ng crucial contribution para sa Golden State. Pero yun nga lang ay malaking factor nga yung kanyang pagkawala. Dahil yun nga, totally dalawang season siyang nawala. At ating sisilipin kung sino nga ba ang mga active NBA players ang naisama sa top 75 all-time ng NBA. Pang-anim si Giannis, pang-pito si Kevin Durant, at pang-labing-apat naman si James Harden, at pang-37 naman si Chris Paul, at ika-69 si Stephen Curry, at 71-75 Kawhi Leonard, Damian Lillard, LeBron James, Carmelo Anthony, at Anthony Davis. Kung ating mapapansin mga sir sa mga active players na siyang naisama nga sa top 75 ng NBA, ay sila talaga yung mga bida at wala yung kanilang mga partner. Maliban na lang kay James Harden at Kevin Durant, at sina LeBron James at Anthony Davis. Pero para sa inyo mga sir, kung hindi ba na-injured si Klay, mayroon bang tsansa na makasama siya sa top 75 ng NBA? Dahil para mismo kay Klay Thompson, aking ulitin mga sir ang sinabi niya, alam niya mismo sa kanyang sarili na siya ay top 75 all time. Dahil kung iisipin mga sir, dahil kung nagawang makasama nina Davis at James Harden, malaki din ang chance ni Klay Thompson na makasali siya doon. Pero may isang factor din dito na tinitingnan ng NBA. Dahil minsan ang naging franchise player sina James Harden at Anthony Davis. Pero para sa inyo mga sir, ano ang komento nyo dito? Mag-comment lang sa ibaba. At yan ang muna sa ngayon ang ating mga fast break balita. And as always, thank you for watching. Peace out.